abundantly blessed in Christ and forever blessed to be a blessing. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Alam niyo po, last Friday, I was privileged. Ako po ay naimbitahan po mag-preach sa Zoom. Okay, kauna-unahan ko pong yung first time ko po yun na mag-preach sa Zoom. Ano ba yung Zoom? Yung Zoom po ay yung apps na kung saan ay po pwede po kayong Bible study, pwede kayong magkwento-kwentuhan, yung group, para po siyang group chat na kung saan ay nakikita niyo ang bawat isa. Okay, so praise God. So sila po yung aking pong cell group doon sa may Singapore. Kaya alam niyo po, saya po sa cell group. Kaya kung wala pa po kayong cell group, maghanap po kayo ng cell group. Kasi po masaya. Yun po yung aking po excitement pag-attend ako ng cell group sa Singapore. Kasi po bilang nagbo-board lang ano, nagbo-board lang po kasi ako doon sa Singapore eh, nung nag-aral po ako, and then tuwan-tuwa ako pagka may cell group kasi doon lang talaga may pagkain na masarap. Okay. Bukod sa busog yung espiritu mo, di ba? Busog din ang iyong tiyan kasi wala pagkain. Just imagine, nasa Singapore ka, border ka, di ba? Hindi ka naman po pwedeng magluto ng ano dito. At saka isa pa, hindi ba talaga ako marunong magluto? So, kaya talagang maaga pa lang, nandudun na ako sa cell group. Okay. Praise God. Kaya kahit, kasi nilalakad ko lang po eh. So, it's very important na, ano, hanggang sa ngayon, naalala nila ako. Kaya, yun, nagkaroon kami ng cell group. Kahit na po hindi po talaga doon sa may physical cell group, kahit na po sa Zoom lamang, ay nakakatuwa. Nakikita niyo po yung dati ninyong mga kasama sa cell group. Amen? Amen. Praise God. At higit sa lahat, siyempre, yung encouragement ay nakakapag... At saka, ang ganda po nung binigay nila po sa aking topic. Tanong niyo ako kung ano? Hunger for God. So, sabi ko, tamang-tama ito dahil marami po dito sa ABCF, hindi lamang po gutom sa pagkain, kundi gutom sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Okay, sabi mo, sakri mo, I'm hungry for the Word of God today. Okay. Alam niyo po, it's very important po na maramdaman po natin na tayo po ay nagugutom sa salita po ng Diyos. Kasi po, pagka hindi ka na po nagugutom sa salita po ng Diyos, may problema. Di ba? Halimbawa, kung ikaw, kung wala kang gana kumain, wala kang appetite kumain, pero ewan ko sa inyo, parang hindi yata nangyayari sa inyo yun. Okay. Di ba? Ibig sabihin, meron kang problema. It's either na may sakit ang tiyan mo, may sakit ang ulo mo, or whatever. Di ba? So, ganun din po sa spiritual. Kung wala kang gutom sa salita ng Diyos, eh kinakailangan ay magpa-ano tayo, magpa-check up tayo. Kanino? Sa atin pong Diyos, sa atin pong Dr. Jesus. Amen? Pa-check up po tayo kung bakit wala na po tayong gutom sa salita po ng Diyos. Okay? Hallelujah. Pasensya na kayo at medyo tinigyawat po yung aking pong ilong eh. Okay? Hallelujah. In love na naman ako sa aking pong everyday rest. Okay? Praise God. Okay, so tuloy-tuloy po tayo sa pag-aaral po sa The Book of James. Ang ating pong pinag-aralan last week is about the wisdom from above, yung karunungan na nagmumula sa kalangitan. Hindi po tayo basta-basta lamang umaasa sa mga ating pong nababasa. Kinakailangan po palagi rin po natin chine-check ang ating pong Bible, ang salita po ng Diyos. Kasi po, ito lamang po talaga yung hindi tayo po pwedeng lokohin. Di ba? Kahit na po mga tao, minsan nagkakalokohan, kahit na po tapat po sila, you can trust them, sometimes ay hindi po sapat lamang na tayo umaasa sa karunungan ng mundong ito. We should ask for wisdom coming from above. Sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, sabi po dito, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Ibig po sabihin sa Tagalog, nagtiwala po tayo sa ating pong Diyos ng buong puso. At huwag lamang po tayong umasa sa atin pong mga pangunawa. Kaya it's very important for us that every day, day in, day out, ay tayo po'y nag-aaral po ng salita po ng Diyos. Amen? Hallelujah. Sino po dito talaga yung gustong umasenso sa buhay? Okay, hindi po sapat yung palagi lamang po tayo nagdedeklara na aasenso ang aking buhay, ang buhay ko'y paganda ng paganda, ako'y paayos ng paayos. Hindi po ba? You have to do something. Di ba? Kung gusto mo nga magpaganda, di ba? You have to do something. Hindi po sapat yung ako'y paganda ng paganda. Di ba? Hindi ka naman naliligo. Di ba? So, ayun ko sabihin mga kapatid, napakahalaga that aside from saying it, kinakailangan meron din po tayong ginagawa. We must be doers on the word and not hearers only. Hindi po lamang po tayo tagapakinig. Hindi po ba? Kinakailangan meron po tayong ginagawa. Yan po yung tinuturo po ng James. Alam niyo po ba, there's a story in Daniel chapter 4 verse 25.
si Daniel, si Nebuchadnezzar, isa po siyang hari. Magaling po siyang hari. Marami po siyang nasasakop na mga kaharian during those times. Kaya yumabang siya. Kaya po ang ginawa po ng Panginoon sa kanya, siya po ay pinarusahan ng ating po Panginoon. Kaya sabi mo nga sa tayo, kaya ikaw, huwag kang mayabang. Okay, praise God. Okay, huwag po tayong mayabang. Di po ba? Sabi po dito, sabi po, ang nangyari po ay si Nebuchadnezzar, siya po ay naging parang mistulang hayop. Okay? Nawala po siya sa kanya pong sariling katinuan. Nasiraan po siya ng ulo. Okay? Nabaliw po siya. Yun po yung nangyari. Okay, kaya po ang nangyari ay siya po ay nanirahan doon sa may gubat at ang kinakain niya po, ano po, damo. Damo ang kanya pong kinakain. Yung kanyang mga kuko talagang mahahaba na. Hindi na po siya nakakapagpa-pedicure, nakakapag-manicure. At ganoon din po yung kanya pong buhok, humaba na. Okay? Huwag ninyo akong tingnan ng ganyan. Okay? Praise the Lord. Okay? And then, nangyari po, and then, at ang nangyari po, 7 taon. 7 taon po siya na nabaliw, na nasiraan ng ulo. Kaya po, wala po tayong maaari po maipagmalakas sa Panginoon. Kung kinakailangan po natin ng karunungan, unang-una sa lahat ay humingi tayo kay Lord. And then we talk about wars during last Wednesday, yung gera. Di po ba, pagkagera, ano pong sanhi ng mga gera? Kaguluhan. Gera, kaguluhan. Di po ba? We talk about wars with others. Okay, yung pag-aaway-aaway natin, ano bang dahilan na pag-aaway-aaway po natin? Minsan yung paghahangad ng pag-aari ng iba. Kung ano yung meron siya, dapat gusto mo, meron ka rin. Di po ba? So, minsan nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi maganda dahil sa nice po natin na meron siya, kinakailangan ay meron ka din. Meron ding war with ourselves, yung gera na naglalaban sa atin pong isipan. Di po ba? Mag-church ba ako? Eh, hindi. Mag-church ba ako? Hindi. Mag-staycation na lang kaya ako. Di ba ba? Mahiga-higa ako sa bathtub. Di ba ba? Palagi po may naglalaban. And we don't fight our mind with our mind. Okay? Yung sinasabi ng demonyo, wala ka ng budget. Di ba ba? Sayang? Parang yan ako ng demonyo dito, wala ka ng budget. Di ba? Hindi mo naman pwedeng labanan. Sa isip mo lang yan, ha? Sa isip mo lang naglalaro. Pero di mo naman pwedeng labanan. Ganun ka lang ng ganun. Di ba ba? May sakit ka na. Hindi mo naman pwedeng labanan na ganun lang yan, hindi po ba? So, ibig po sabihin, you have to fight your mind with your mouth. Dapat labanan mo ang mga sinasabi ng demonyo sa isipan mo ng iyong bibig ng mga salita na nagmumula sa Diyos. Okay po ba yon? Nandiyan po ba kayo? Bigyan ko po kayo ng example. Halimbawa, sinabi ng Diyos, wala ka ng budget, wala ka ng pera. So, sabihin mo sa demonyo, no? Confess with your mouth, my God will supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Okay, sa Tagalog, ang Diyos ang magbibigay ng lahat-lahat ng aking pangangailangan. At kailanman, hindi ako magkukulang. Amen? Yun po, pagka meron ka na nakakaramdam ng symptoms, hindi po ba? Wala ka ng panlasa. Diba? Hindi ka nakakaamoy. Kaya pala yung iba tumataba dahil tine-check nila every hour yung kanilang panlasa. Okay? Baka nawala na sila ng panlasa, okay? Praise God, hindi po natin lalabanan, okay? Praise God, sabi mo sa akin, sabi mo, hindi ikaw yun, ha? Okay. Pagka nangyayari na yun sa'yo, meron po akong isang advice sa inyo. Huwag na ninyong tanggalin yung face mask ninyo. Okay? Para makontrol lang inyo pong ano. Kaya po pagka meron po sinasabi ang kaaway sa ating pong isipan, nakakaramdam kayo, may COVID ka na. Hindi! Sabihin sa demonyo, ako ay malakas dahil si Kristo ay nasa sa akin. Amen? Hallelujah. Pagka sinasabi, ilang buwan na lang yung visa mo. Di ba? Sabihin mo sa demonyo, eternal ang visa ko. Amen? Okay? Praise God. Okay? So, war with ourselves. Alam niyo po, when we were born again, nung talagang, yun na born again ka na talaga, ha? Ginaranasan mo talaga na ikaw ay na born again, ang Espiritu ng Diyos, nangusap sa'yo, salita ng Diyos, nangusap sa'yo, and then you were born in the Spirit, nagkaroon ka ng kauhawang sa salita ng Diyos, nagkaroon ka ng kauhawang sa presensya ng Diyos, and then, nagkaroon na tayo ng declaration of war with our enemies. Sino ba yung kaaway po natin? Kaaway po natin, hindi yung katabi mo, okay? Ang kaaway po natin ay walang iba kundi si Taning, si Demonyo, si Diablo. Okay? Yun po yung atin pong kaaway. Kaya po, mga kapatid, sabi po sa Bible, we are not battling against flesh and blood. Hindi po yung mga taong nakikita po natin ang atin pong kaaway, but we are battling against rulers and spiritualities in this world. Yun po yung mga umigot-igot.
ng mga demonyo at demonyito. Okay? Okay, maaring nasa tahanan ninyo, okay? Pinalalayas na ninyo yan. Okay, maaring yung trabaho ninyo, pero hindi po yung mga boss ninyo, okay? Praise God. Okay, so war with God. So ibig sabihin, being friendly with the world, yung ating, yung ginagawa ng mundo, ginagawa mo rin. Ay, okay lang yan. Di ba? Yan naman ang in ngayon eh. Di ba? Patatok sa noo, patatok sa pisngi. Okay, praise God. I'm not condemning yung po may mga tato, okay? Kung meron kayong tato, okay na po, wag na ninyong dagdagan. Okay? Well, it's out of ignorance eh, di po ba? It's out of ignorance. Pero nakasulat po yan sa Leviticus na wag po tayo magpapatato, okay? Praise God. So, wag na ninyong dagdagan. Sabi mo sa katabi mo, kung meron ka, wag mo nang dagdagan. Okay? Okay, baka naman bukas ay magplantsa kayo ha. Sabi niyo, pastor kasi sinabihan ako eh. Okay, hindi po. Okay. Ano po 'yan? Praise the Lord. So tuloy-tuloy po tayo. And then ang topic po natin ngayon, what is God's will? Ano ba talaga yung gusto ng Diyos sa ating pong buhay? Palagi po nating isipin, alalahanin mga kapatid, ang nais ng Diyos sa iyong buhay ay palaging maganda. Hello, praise God. Buti na lang, may kausap pa ako dito. Di ba? Kiro, maganda ang nais ng Panginoon sa iyong buhay. Okay, hindi po ba? Ang nais po ng Diyos, sabihin nga po natin, ang nais ng Diyos sa aking buhay ay pawang maganda. Okay, hindi ka nais ng Diyos na parusahan, although na sometimes nakakaranas tayo ng mga bagay na ayaw po natin sa ating pong buhay, pero alam niyo po, I will tell you something. Mas mahalaga sa Diyos, yung holiness ay mas mahalaga sa Diyos kaysa sa iyong happiness. Okay, at least, nandito yung para si Jerome. Talagang mas maganda na lang tayo na dalawa na. Okay, amen? Yung nice ng Diyos, yung character po natin ay mas importante po sa ating pong Diyos. So ngayon po, ano po? Si James po, nag-start po siya about war with God, and then tinapos niya po ito about the will of God. So the central aspect of the will of God is that you and I, tayo, na kanya po mga anak, His people to be faithful and obedient to Him. Tayo po ay maging tapat at maging masunurin sa kanya pong mga pinag-uutos. Alam niyo po, may mga basics po na dapat po natin ay doon eh, nakikita na dapat ang ating pong katapatan. Di po ba? Ano po ba yung mga basic? Yung devotion po ninyo. Ba? Will it take a lot of time? Kung pagising mo, sabihin mo, Panginoon, maraming salamat. Buhay pa ako ngayon. Humihinga pa ako. Amen. Di po ba? Maraming salamat, Panginoon, na meron panibagong araw. Amen, na inilaan ka sa akin. At I don't know, kahapon yun o nung nakaraang araw, yung Biyernes, namatay na po si Black Panther. Kahapon, si Chadwick Boseman. Tama ba yung name? Yun, si Chadwick Boseman. Ilang taon siya? 43. Di po ba? Batang-bata, nakakasyak. Di po ba? Kaya po, it's very important that we should always give thanks unto God. So, bigyan ko po kayo ng yung direction po natin. Ano po ba yung direction po natin as a Christian? Ang direction po natin, mga kapatid, we have a glorious destiny. Amen. Tandaan po natin yan. Hindi po, dalawa po kasi ang destiny. Ha? Huwag po tayong malilito. Dalawa po yung destiny. Isa pong gloomy. Ibig ko sabihin, madilim na destinasyon. Ayaw po natin doon. Di po ba? We want to be with God. We want that glorious destiny. Ibig sabihin ng glorious, yung sobrang liwanag, yung maliwanag na maliwanag yung ating mong destination. Yun yung number one, ha? And then number two po is we have a blessed future in Christ. Meron po tayong pinagpalang kinabukasan pagka tayo ay na kay Kristo. Hindi lang naman ito pera, hindi lang naman ito mga material possession. Di ba? As long as Jesus is in you, you are blessed. Di ba? Maaring hindi po nakikita ngayon ang kaganapan ng yung pagiging pinagpala, yung mga material na bagal, yung blessings niyo sa'yo, pero nakikita mo naman, malakas ka. Malusog ka. Di ba? Ang ganda-ganda ng ngiti mo. Di ba? Ang ganda-ganda ng kuko mo ngayon. Di ba? Marunong ka lang mag-ayos ng kilay mo. Dati ang kilay mo, isa lang. Okay. Ngayon nilagay mo na ng kanal. Okay? Praise the Lord. Okay, praise God. And then praise God. Alam niyo po, ano po, the will of God is not a bitter medicine. Tandaan po natin, hindi po ito gamot na kung saan ay parang napakahirap lunukin. Okay? You must take instead see to it. Praise God. Tama ba? Instead see to it as a gracious evidence of the love of God. Sabi mo, kasta kami mo, mahal na mahal ka talaga ni Lord. Okay.
And then let's continue to on the book of James chapter 4:13. Look here, you who say today or tomorrow we are going to a certain town and we'll stay there a year, we will do business there and make a profit. Nakita po natin sa verse na ito, ano po? Wala po ang Diyos. Puro we. Di po ba? I. Hindi po ba? Yan po yung kadalasan na sinasabi po ng mga taong wala pong pakialam sa Diyos. Okay? Sabi po niya, today or tomorrow, ngayon o bukas, pupunta tayo sa isang lugar at doon gagawa tayo ng negosyo and then we can make a profit. Yayaman tayo. Di ba? Ganyan din naman tayo. In the context of us, sa ngayon context pa ng mga Pilipino, ay, pag naalis ako dito, pupunta ako ng ibang bansa. Di ba? Doon magtatrabaho ako. Di po ba? Yun ang nasa isip na po natin. Sa Canada, sa New Zealand, or whatever. Di po ba? At doon na ako maninirahan. Okay? At doon ako magpapayaman. Doon ako mag-aasawa. Okay? Praise God. So, nasan po ang Diyos doon? Di po ba? So, ibig sabihin, sa lahat po ng mga plano po natin, kinakailangan ay kasama po natin ng Diyos. Amen? So, how do you know what your life will be like tomorrow? Ano ba ang buhay mo bukas? We don't know. Wala tayong clue kung ano yung ating pong magiging buhay bukas. Di po ba? And then, your life is like the morning fog. Ano ba yung fog? Ibig sabihin, para lamang po siyang usok sa umaga. Di po ba sa umaga, nakakakita na po tayo niya ng mga usok para madilim, makulimlim. Di po ba? Sometimes throughout the day, nakakakita po tayo ng makulimlim na panahon. Yun po yung makulimlim. Pero minsan, agad-agad naman, nagiging maaraw. Di po ba? So, ganun lang po yung ating pong buhay. Minsan, para po yung usok lang yan na nandiyan dyan at minsan ay nawawala. Kaya ano po yung pinakamahalagang bagay na gawin po natin? Ang pinakamahalagang bagay na gawin po natin ay manatili po tayo sa presensya po ng Diyos. Amen. Yun po yung pinaka-safest place na kung saan ay maaari po nating puntahan. Okay? We're so blessed. Nari po tayo sa Macau. We don't have any news about COVID. Di po ba? Pero the safest place pa rin po ay walang iba kundi ang presensya ng Panginoon. Okay? Sa Proverbs chapter 27, verse 1, sabi ito, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Wag ba po natin pagmalaki kung ano yung bukas. Okay? Tayo po yung magpasalamat sa araw na ito. Okay? So, kanina po, sinabi ko po, ano? Glorious destiny, blessed future. And then, yung ikatlo po is always give thanks for today. Pasalamat ka. Merong sa araw na ito. Okay? Praise God. Kaya tayo po ay patuloy na magpurit, magpasalamat sa ating Panginoon. There's a story, ano po, the rich fool. In Luke chapter 12, 13 to 21, na kung saan ay ang ganda po ng kanya pong negosyo. Di po ba? Talagang kahit na po pandemic during that time, siya po ay meron pong income. Nagpa-flourish yung kanya pong business. Sabi po doon, at nangyari po, sabi po niya, ay, itong gagawin ko, ang gagawin ko, gigibain ko yung aking mga lumang mga paminggalan. Okay, ang lalim na Tagalog doon, ha? Okay, sa English po is barns, okay? Paminggalan, tama ba? Okay, sino yung mga barangay nyo rito? Okay. Paminggalan, tama ba, sis? Mga paminggalan, yung mga lalagyan, mga kamalig, gigibain ko yan, maglalagay ako ng mga mas malalaki. At sasabihin ko sa akin sarili, pasarap ka na lang sa buhay mo. Di ba? Manood ka na lang ng Netflix. Okay? YouTube ka na lang. Okay? TikTok pag may time. Okay? Di mo ba? Yun ang sabi, magpapakasarap ka na lang sa iyong buhay. Pero sinabi ng Diyos sa kanya, you fool. Ikaw mangmang, hangal ka. Dahil sa gabing ito, kukunin ko na ang buhay mo. Amen? Sabi mo nga sa tabi mo, hindi pa kukunin ni Lord ang buhay ko. Okay. Praise the Lord. Okay, masyado kayo serious eh. Okay? So life is not uncertain to God. Hindi po nasusurprise ang Diyos sa ating pong buhay. But it is uncertain to us. Wala po tayong kasiguraduhan. Tandaan po natin palagi. Hindi po ba? Wala po tayong kasiguraduhan sa ating pong buhay. So only when we are in His will can we be confident of tomorrow. Kung ang nais niya yung nangyayari sa ating pong buhay, hindi po ba? Tayo po ay merong kumpiyansa, tayo po ay merong tiwala na magiging maayos ang buhay po natin. For we know that He is leading us. Siya po yung gumagabay po sa atin. So ngayon, tanong ko po, ano po? Alam niyo po ba ang sekreto po ng masayang pamumuhay? Okay. Okay, yung iba, pag kami pera, doon lang masaya. Di po ba? Yung iba naman, pag kami boyfriend, masaya. Okay. Praise God. Okay, iba kinikilig. Okay. Alam niyo po, sabi dito, when duty becomes our delight, kung ang ating pong ginagawa, when our duty becomes our delight, then burdens
becomes our blessings. Okay? So sa Tagalog, kung ginagawa po natin yung mga bagay na pinag-uutos po ng Diyos po sa atin, yung trabaho mo, ginagawa mo na maayos. Dumarating ka na maaga. Okay? Hindi ka madadala sa toilet. At talaga naglilinis ka. Okay? Hindi yung pakitang tao lang, di ba? Pag ginagawa mo to na merong kagalakan, hindi po ba ang iyong kabigatan ay nagiging pagpapala? Amen? Amen? Hallelujah. Kaya kung gusto po natin talaga ng blessings, patuloy po natin gawin yung ating pong duty. Duty as an employee. Duty as a Christian. Gawin po natin yung basics. Mag-devotion po tayo every morning. Magpasalamat po tayo sa Diyos sa bawat umaga. Yun po yung isa sa pinaka-duty na dapat na gawin po natin sa bawat araw. Okay po ba yun? Okay, praise the Lord. And then what you ought to say is, if the Lord wants us to, we will live and do this or that. Kung ito ang nais ng Diyos, ito ang atin pong gagawin. Okay, huwag yung pangunahan mo ang Diyos. Hindi po ba? Kaya pong panalangin po na, tinuro ng atin po Panginoong Jesus sa atin, let your will be done. Ang nais mo, ang siyang masunod sa aking pong buhay. Hindi po ba? Every time, palagi ko na lang sinasabi, hindi po ba, diniskarte mo na ng maayos, magandang maganda ang buhay mo. Pero, nagkandapalpakpalpak ka pa rin. Ay, wala na ako usap. Okay, hindi po ba? So, ganun din po. So, mas maigi po, mas magaganda kung atin po ipagkakatiwala ang naisin po natin, ang plano po natin sa atin pong Diyos. Okay, praise God. Otherwise, you are boasting about your own plans. And all such boasting is evil. So ngayon, ang tanong ba, ang pagpaplano ba ay kasalanan? Hindi. Hindi naman. Dahil tinuturuan tayo ng Diyos na magplano ng ating pong buhay. Pero yung self-sufficiency is, yung nagtitiwala ka lamang sa iyong sarili palagi, yun po ay malaking kasalanan. Okay? Praise God. Self-sufficiency. So what is self-sufficiency? Self-sufficiency is planning without God. Then, ikalawa po, failure to recognize the uncertainty of life. Hindi po natin nare-recognize, di po ba? We are living in a very uncertain season. Naku, saan din natin alam kung ano mangyayari bukas? Di ba? Pagpasok sa September, papasok na po yung mga taga-China, hindi po natin alam. Baka mamaya, isa doon may COVID. At na kumalat na uli, di po ba? So, hindi natin alam. We are living in a very certain period, in a very certain season. Di po ba? Yung ating trabaho. Kala mo isang taon pa yung visa mo. And then, kinat na. Diba ba? No, I'm not fearing yun. Hindi ko po kayo tinatakot. Pero, ang gusto ko lamang pong gawing point is, naririto tayo sa season na kung saan ay wala po talaga tayong kasiguraduhan kung saan pupunta ang ating ekonomiya, ang ating kalusugan, ang ating buhay dito sa Macau. Okay? So, kaya napakahalaga po that we should always put God in our plans. Ano pa po? Then failure to acknowledge God. Hindi na natin siya kinikilala. Paano ba natin i-acknowledge ang Diyos? Ini-acknowledge natin ang Diyos sa pamamagitan po ng pagbabasa ng kanyang salita. Okay? Pagka nagbabasa ng Bible, di ba? Ang bilis-bilis ang tukin. Di ba? Tatlong verse. Tama? Tingin mo ngayon katabi, tutulog na ba yan? Okay, praise God. Okay, so failure to acknowledge God. And then ano pa po? Boasting, bragging, and arrogance. Yung pagyayabang po natin, then, ayan, kayabangan. Kaya po, napakahalaga that we should always keep our words, yung ating pong pag-iisip, yung ating pong pananalita, yung ating pong pagkilos. Baka naman mayabang na tayo. Di po ba? Praise God. And then, is planning a sin. Di ba? Yung bago yung cellphone mo, kahit walang tumatawag sa'yo, di ba? Hello? May nadaan lang. Hello? Hello? Wala ka namang kausap. Di po ba? Okay. Praise God. Okay. And then, is plan, nag-ano ka, nagpipicture-picture ka, kahit wala naman palang battery, no? Okay. So, praise God. And then, ano pa po? Remember, it is sin to know what you ought to do and then do not do it. So ito po yung sin of omission and sin of commission. Ano yung sin of omission? Yung alam mong tama pero hindi mo ginawa. Yung sin of commission naman, alam mong mali pero ginawa mo pa rin. Okay? Sabi mo, Master, hindi tayo yun, ha?
Okay? So God's will is in the expression of His love. What are the three attitudes towards the will of God? Ano ba talaga yung attitude nais po ng Diyos? Pero yung dalawa po dito ay hindi po tama, okay? So, inano ko na lang po, ano ba? Don't ignore God's will. Huwag po nating kaligtaan, huwag po natin ipagwalang bahala ang salita po ng Diyos. Alam niyo po, pagka pinagwalang bahala ninyo ang kalusugan, ano po mangyayari sa inyo? Kakasakit. Di ba? Kung pinagwalang bahala mo yung pera mo, di ba? Kung sa saan mo nila nilalagay yung pera mo, di ba? May dadampot niyan. Di ba? So, ganun din po yung atin pong, ang salita po ng Diyos ay dapat po hindi po natin ipinagwawalang bahala. Hindi po tayo nagpapabaya ng pag-aaral ng salita po ng Diyos. Okay? So, ano pa po, bakit po natin hindi dapat na-ignore ang salita po ng Diyos? Ang Diyos mismo sa ating buhay, unang-una sa lahat, life is very complex. Ano po yung ibig sabihin ng complex? Hindi po ito subdivision, okay? Ang complex po, ibig po sabihin ng complex ay yung masalimuot. Okay, no? Tagalog, okay? Okay naman, naiintindihan nyo yung Tagalog. Masalimuot, magulo. Ibig sabihin, maraming mga bagay na bigla na lamang dumarating sa ating buhay na minsan that we are unaware, hindi po tayo handa. Di ba? Wala ka ng kapapasok mo pa lang, hindi may nag-text na kagad sa'yo. Kuya, padala ka ng pera. Di ba? Bakit? Nagugutom ako. Okay? So, ibig sabihin, marami pong complex, masalimuot po ang buhay. Sa bawat araw, kinakailangan natin na tayo ay gumawa ng desisyon. Di po ba? Kaya po, napakahalaga na tayo po ay nasa naisin ng Diyos sa ating buhay. Because apart from the will of God, life is a mystery. Only when you accepted Jesus as your Lord and Savior and seek to do His will, then life start to make sense. Kapag tinanggap po natin ng Diyos sa ating pong buhay, doon pa lamang po natin makikita minsan na nagkaroon na pong purpose ang ating pong buhay. Okay? Nakuha na po ba natin ng purpose ng ating pong buhay? Amen. Hallelujah. Talagang si Jerome Brand talaga. Praise God, yung layunin ng ating pong buhay. Maliwanag na po ba sa atin ang layunin ng ating pong buhay? Amen. Bakit tayo nilikha po ng Diyos? Okay, God has created us to please Him. Yun na number one po. Okay? Pero nung nagkasala tayo, nawala. Ano pa nangyari? Ang nangyari po, nabubuhay po tayo para na lamang po i-please ang sarili po natin. Okay? Kuha niyo po. Nung bago po magkasala si Eva at si Adan, ang talagang layunin nila ay para bigyan ng kaluguran ang ating Diyos. Pero nung magkasala ang ating pong unang magulang, tayo yung mga sumunod na generation, ang naging sentro na po ng ating pong buhay ay hindi na po ang Diyos, ang naging sentro na po ay tayo, sarili. Okay? Di po ba? Amen? Sino po dito yung may camera ka pero kinukunan mo palagi ibang tao? Di ba? O bulaklak kaya. Di ba? O thermos. Baso. Di po ba? Hindi. Ang palagi mong kinukunan, walang iba, kundi... Di ba? Amen? Okay, praise God. So, ayun po yung nangyari. Naging sentro po ng buhay po natin ay walang iba, kundi ang ating mong sarili. And then, uncertainty of life. Ano po yung uncertainty of life? Wala po tayong kasiguraduhan sa mga bagay na nangyayari sa ating buhay, kaya kinakailangan po natin ng Diyos. Sabi nga, life is like a labyrinth. Ano po ba yung labyrinth? Labyrinth po yung pagka pumasok ka, kung nagano po kayo ng mga puzzle, minsan po yung hindi nyo mapupuntahan kung saan kayo lalabas. So, ganun po ang nangyayari sa ating pong buhay. Kung wala po tayong Diyos, palagi po tayong maliligaw, palagi po tayong babagsak, palagi po tayong mawawala sa tamang daan ng ating pong buhay. And then, brevity of life. Ano po yung brevity? Ang brevity po, ibig sabihin, ay maikli. Maikli lang ang buhay. Okay, si Black Panther, di po ba? Si Black Jack? Si Kobe, di po ba? Si Alfredo Lim, tama ba? Praise God. Maikli lang buhay. And then, so since life is short, kung maikli lang buhay, dapat ay hindi na po natin ito sinasayang. Di po ba? Hindi na po natin dapat sinasayang. Hindi na po natin dapat na kung ano-ano na lamang, walang katuturan ang iyong mga pinaggagawa. Okay?
Let's us invest our life, okay? Patuloy po nating invest ang ating pong buhay sa kaharian po ng Diyos. Okay? At sigurado, sigurado, panalo po kayo. Okay? Alam niyo po, 10 years ago, nag-aral po ako sa Citerbes. I give up my job. Tama po? I'm a supervisor po sa Altira. Ang bahay po namin ay napakalapit. Okay? Mga 20 steps. Opo. Kasi po, tatawid lang eh. Siguro magmula dito hanggang sa opisina. Ganun po kalapit. Sabihin, I'm so blessed. Ang sarap ng buhay. Hindi po ba? Kahit po yung walkie dinadala ko sa bahay namin, naririnig ko. Ganun po kalapit. The Lord spoke to me. Sabi niya, anak, hindi lang offering. Lang ang nais ko. Kasi kami po yung, hindi naman sa pagyayabang, kami po yung parang ginamit ng Panginoon sa isang church para po magbigay po ng mag-support. Kailangan natin ng keyboard, piano, bili tayo. Kailangan natin ng upa, lipat tayo ng lugar. Sige, kami po yung nagpapalabas. Pero sabi ni Lord, anak, hindi lang naman offering ang kailangan ko. Okay, buhay ang inalay ko, buhay din ang inaasahan ko. So yun po ang inaasahan ng Diyos sa bawat sa po sa atin, ang buhay po natin. Kaya wag na po natin ibigay yung ating tiratirang oras. Na kung may oras ka lang, tsaka ka pupunta ng church. Kung wala kang lakad pag Sunday, tsaka ka pupunta ng church. Ouch! Sakit naman, pastor. Okay, so, totoo po eh. Minsan, kinakailangan po tayo masaktan para malaman po natin kung ano po yung tama. Di po ba? So, hindi naman po pwedeng palagi na lamang kayong binibaby. Uy, atin ko naman ng church. Mimiss ka na ni Lord. No. Grow up. Di ba? We are, ito po yung anak. This is about James, spiritual maturity. Paano natin gagamitin ang ating isipan, paano natin gagamitin ang ating pananalita para sa ating ikalalago. Okay? Praise God. Kaya, sabi mo sa katabi mo, huwag ka na mali-late next week, ha? Okay. Praise God. Okay. So, and then, ikalawa po, don't disobey God's will. Huwag na po nating, huwag na tayo maging pasaway. Okay? Yung mga pasaway, madali po siyang nagpa-pass away. Okay? Kaya huwag ka nang maging pasaway. Okay? Praise God. Baka kunin ka kagad ni Lord. Amen? Okay, so naging ignorante tayo noon, sinusuway po natin ang ating Diyos, pero ngayon ay alam na po natin ang katotohanan. Let's continue to stay in the truth. Okay? Minsan masakit po ang katotohanan, parang gamot, mapait, pero kinakailangan natin lunukin para tayo ay gumaling. Okay? So kung meron pong minsan mahirap lunukin, sinasabi ni Pastor, di ba? Parang ako palaging pinatatamaan nito. Di ba? So, lunukin po natin. Kasi po, hindi lamang po kayong natututo, ako rin po natututo. Actually po, every time that I will preach, palagi pong panalangin, Panginoon, kung meron kang babaguhin, ako muna ang baguhin mo sa mga bagay na aking binabahagi. Okay? Ako na muna, Lord. Kasi, di ba, I will demand something from you na hindi ko naman dinidemand sa sarili ko. Tama ba yun? Di po ba? So, kinakailangan, I have to demand first for myself. Okay? Pag-pray nyo rin po ako. Okay? As we continually pray for you. Okay? And then, though chastening is hard to take. Ano po yung chastening? Yung punishment, yung pagpapalo ng Panginoon, di ba? Kadalasan, nangyayari po sa atin, gusto lang po natin pagpapala. Pero pagka napapalo na, ayaw na. Sabi mo sa katiba, hindi tayo yun. Okay, praise God. Though chastening is hard to take, it is a comforting truth of sonship with it. Sabihin nun, mahal ka ng Lord, kaya kanya pinapalo. Di po ba? Sino po dito may mga anak? Mga anak po natin, pagka alam mo ba na isusuot niya yung daliri niya sa may kuryente, eh, pababayaan mo na, sige anak, tuloy mo lang. Sarap yan, sige. Di po ba? Awatin ninyo. Di po ba? Pag tumatawid, mayroon sasakyan, aawatin mo. So, ganun din. Ang ating pong Panginoon sa bawat po sa atin, hindi niya po nais na tayo po'y mapahamak. Okay? At ang lahat po ng pagdidisiplina na ginagawa niya po sa atin ay para po sa ikabubuti natin. In Hebrews chapter 12, verse 1, no discipline seems pleasant at a time. Wala pong disiplina na parang masarap. Di ba?
but painful, masakit. But later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have trained by it. Amen? So, i-train po natin ang ating isipan. Train po natin ang isipan na palagi po tayong hihingi ng karunungan sa ating pong Diyos. Okay? Train po natin ang ating pong bibig na makapagsalita po tayo ng mga bagay na nakapag-encourage, hindi po na nakapag-discourage. Artisin po na natin yung mga bagay na kung saan ay salita na hindi po makapag-a-uplift ng pananampalataya ng ating pong kapwa. Okay? Praise God. Last po, ano po? Lovingly obey God's will. Huwag lang basta sunod lang sunod. Hindi ba? Para ka napipilitan. Diba? Sige, sabi ni Pastor. Church na nga. Di ba? Sabi ni Pastor, taas daw kamay. Taas na nga. Sabi ni Pastor, maaga na nga. Di ba? No. Let's obey lovingly. Kasi ang Diyos natin ay mapagmahal. Di ba? So, minahal niya tayo. And then, mahalin din po natin siya. Palagi po nating isipin na kanyang mga pinag-uutos ay para sa ating kabubuti. Kaya hindi yung pili-pili ka lang. Inuutos ito, ay, hindi ako komportable dyan. Hindi ko gagawin yan. Sunod lang po tayo. Nakikita ninyo, you will enjoy. Minsan, alam nyo po, ang kaaway, ang trabaho po niyan ay bigyan po tayo ng libangan. Ito, masaya to, masarap to. Maganda to para sa'yo. Mga bagay na material. Pero actually po, ang salita po ng Diyos, once na naunawaan po natin na ang kahalagaan ng pagbibigay ng kaluguran sa ating pong Diyos, ang pagsunod po sa Kanya, ay doon nyo lamang mararanasan yung supernatural joy na hindi nyo pa nararanasan sa buhay nyo. Amen? Kaya sometimes your life is empty because Jesus is still not there in your heart. Amen? Kaya po, it's very important for us to know, to obey God's will. Not grudgingly. Para sa giving, hindi po ba? Pag nagbibigay, huwag ka na yung parang napipilitan. Ganun din po sa pagsunod sa Diyos, huwag lang yung parang napipilitan lamang. And then, know how. Ngayon, tanong po, ano po? How to know the will of God? Paano po ba natin nalalaman ang kagustuhan ng Diyos sa ating pong buhay? To know the will of God is to know His desires. Para po malaman po natin ang nais ng Diyos sa ating pong buhay, kinakailangan malaman po natin ang Kanya pong mga ninanais. So ano po ninanais po ng Diyos? Unang-una sa lahat, ninanais ng Diyos ang ating pong pag-worship. It's not just about singing. It's more than singing. Yung talagang hindi lang bibig mo ang umaawit, maging ang puso mo ay umaawit para sa Kanya. Okay? And then, ano pa po? God desires for us to love one another. Okay? Sabi mo nga sa tiyo, kahit ganyan ka, love na love kita. Okay? Kasi yung katabi mo, hindi naman perfecto yan eh. Ikaw din mismo, hindi ka perfecto eh. Diba? Kaya po, every time bago po tayo mag-start, we are practicing, di ba? We are declaring na we are loving, we are caring, we are kind, we are gentle. Okay? Huwag ninyong gawin yan tuwing linggo. Gawin nyo yan tuwing umaga. Di ba? Amen? Okay, sabi mo nga sa katabi mo, simula bukas gagawin ko na yan. Okay? And then, ano pa po? God desires honesty and truth. Maging totoo po tayo sa Kanya. Sabihin po natin kung ano yung kaya natin, sabihin po natin yung hindi po natin kaya. Kayang baguhin sa ating pong sarili. Ako po marami. Marami po kung mga pinapanalangin na baguhin niya. I believe, hindi lang ako, lahat tayo. Diba ba? We must be honest. Okay, ano po? And then, harmony and peace. God desires yung meron pong kapayapaan. Unang-una sa lahat, kapayapaan sa kanya pong tahanan. Ikalawa, kapayapaan sa atin pong boarding house. Di ba? Hindi yung, parting na siya, alis na muna ako. Okay? Ay, nandiyan yan na, makatulog na nga. Okay? And then, ano po po? At ang nilinisar din po ng Diyos ay the world to be saved. Nais niya na marami po siyang maging anak.
Okay, marami po pong maligtas. Okay. Alam niyo po, meron I watch a video ng masyadong convincing yung kanya pong videos. Binigyan niya ako ng nagbigay siya ng illustration about evangelism. Halimbawa, nandoon ka sa building. At nasusunod yung building. Ikaw pababa ka na. Pero meron kang nakita na bulag, bingi. Bulag bingi. Bulag lang po siya. Bulag siya at paakyat siya. So ngayon, ang tanong, patuloy ka bang bababa? Habang siya'y paakyat doon sa sunog at siya'y mamamatay, mapapahamak. Di po ba? So, it's very important for us to pray. Alam niyo po, kaya po nakakatuwa, last Friday, natapos na po natin, we have prayed for the whole world. 220 countries. Amen? Although na hindi po natin mararating ang bawat bansa na yun, but I believe yung panalangin po natin sa Diyos ay mararating ang bawat bansa na yun. Amen? Ano pa po? God desires holiness. Okay? God is more interested in your holiness than your happiness. And then, lastly po, sa loving obedience, knowing that God wants the best for you. Sunod lang po tayo. Huwag tayong magdalawang isip na sumunod sa ating pong Diyos. Dahil ang nais niya po sa atin ay marating po natin yung ating pong glorious destiny. Blessed future. Amen? Praise God. Sige po, tayo po natin tumayo. Hallelujah. Hallelujah. Let's sing this song with a desire to worship Him, with a desire to lovingly obey His will. This is my desire to honor You, Lord, with all my heart, I worship You. I give You praise. All that I adore, all that I adore is in You. Lord, I give You my heart, I give You my soul. That I take every moment I'm awake. Lord, have Your way in me. Kapatid, just want to remind you kung gaano kahalaga ang nais ng Diyos na mangyari at matupad sa iyong buhay. During the past few weeks, few months, maring may mga bagay ka nagawa na hindi nagbigay ng kaluguran sa ating Diyos. God just want you to confess to Him na nagkamali ka, aminin mong katotohanan. Anyway, wala naman talaga tayo may tatago sa Kanya. Ang ating buhay ay bukas na aklat sa Kanyang harapan. And the best thing that we can always do is to confess those sins and ask His forgiveness and ask His strength para hindi na po natin siyang maulit na muli. Kung ikaw yan, I just want you to repeat a simple prayer. Prayer ng pagsisisi. Prayer ng pagbabago.
Sige po, let's all confess. Panginoong Jesus, patawarin mo ako kung minsan ako'y naging mayabang, ako'y naging pabaya, ako ay nawalan ng panahon sa iyong mga salita. Tulungan mo ako na magbago. Alisin mo ang mga maruruming bagay sa aking kaisipan, sa aking puso. Nais ko na ikaw lamang ang maluwalhati sa aking pamumuhay. Banal na Santong Espiritu, samahan mo ako, tulungan mo ako, palakasin mo ako upang masunod ko ang lahat-lahat ng mga bagay na nais mo na aking gawin sa buhay ko. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Sige po, awitin po natin yan na may pananalangin. Ibigay po natin ating pong buhay, ang ating pong kaluluwa sa kanya lamang. Hallelujah. Hallelujah. Let your way, Lord God, in us. Ikaw ang amanguna sa lahat po ng aming isipin, sa lahat po ng aming pong sasabihin, sa lahat po ng aming pong gagawin. Thank you, Lord God, for reminding us kung gaano kaikli lamang ang buhay po namin sa mundong ito. But Lord, sa amin po narinig ngayon, ang bawat araw ay amin pong pahalagahan. Ito po ay aming pong isusurrender sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, dahil isinulat mo na ang aming pong pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Hallelujah. At sa umagang ito, Panginoon, sa tanghaling ito, pinapanalangin ko kung sino man po ang merong sakit at may karamdaman, Panginoon, I just pray, Lord, hallelujah, for a complete healing right now in the name of Jesus. Maraming salamat din sa aming pong mga kapatiran na aming pong pinanalangin na iyong pinagaling na, O Lord. Hallelujah. Lord, I continually speak, Lord God, blessing after blessing, favor upon favor, Lord. Hallelujah. Hindi po kami magsasawa na umasa sa iyo. You are a rich God. You are an abundant God, Panginoon. Sa iyo nagmumula ang lahat-lahat ng ayon po mga pangangailangan at kailanman hindi po kukulangin ang iyong mga anak. Hallelujah. Father God, continue to provide richly for all your sons and daughters who is in this place right now. Hallelujah. Father God, we thank you, Lord, for your favor. We thank you, Lord, for your blessings. We thank you, Lord, for your Holy Spirit who is with us today. Hallelujah. Let's all lift up our hands to God. Hallelujah. May the Lord bless you and keep you. May His face shine upon you and give you grace. Shalom, peace. Lalabas kami, Panginoon, sa lugar na ito na masaya, na may kaluguran. Lalabas kami, Panginoon, na malakas, punong-puno ng kapayapaan, at lalabas kami, Panginoon, sa lugar na ito na pinagpala ng iyong banal na salita. Hallelujah. Lord, we thank you, we honor you. In this we pray, in the mighty name of Jesus. And everybody shout, Amen! Amen! Amen.